So yun, magandang araw sa inyo mga kasama. Nandito tayo ngayon sa Manila Bay, dito mismo sa Baywalk Seaside. So yun mga kasama, nakita na nga natin na ngayon lang ulit tayo nakabalik after ng nangyaring quarantine or lockdown. So ngayon po tayo bumiyahe. Makatanggal po yung aking mask, pero dahil po lagi kayo nakamask, wala naman po akong katabi para makapagsalita po sa inyo na maayos. So yun mga kasama, babalikan po natin ang kasama po sa new normal mode of transportation ngayon mga kasama is ang pagbabike. Bukod po sa motor, isang pagbabike. So makikita natin mga kasama, hindi pa, wala pa yung COVID, wala pa yung pandemya, dinadagsana ng mga bikers ng Manila Bay. Nakikita na mga kasama nating bikers dyan. Ngayon meron silang tiyanggian dito, pupuntahan natin, na baka mas malakas pa sila ngayon mga kasama. So ngayon pagpunta natin doon, mamas na tayo para safe lang. So yung mga kasama, bago tayo pumunta nun sa Bike Changi, papakita ko lang yung mismong dagat. May mga kalat pa rin po, pero yun nga, tuloy-tuloy lang po, hindi po kagad mabilis sa malilinis yan. Kahit taon po itong nasira at napabayaan, taon din po yung magiging proseso para ito yung makabalik sa dati, yung mga Manila Bay nung unang panahon. So pero ngayon po may konting improvement yan, no? Dami ng isda, oh. Hindi ko pa lang kita nyo rito mga maliliit, mga anong tawag dyan, parang mga bugaong yata ng maliliit, tsaka mga banak. Mga kasama, lakad na tayo. Ito na, papunta na tayo sa Bike Changi. At nga, may mga biker na. Mimingwit sila tatay, oh. When love comes in, love comes in. So karamihan po ng mga babae natin kumukuha ng mga bike ngayon. Parang kahit paano po meron silang mode of transportation at naka social distancing sila. Tinda na rin yung mga kasama natin dito ng pagkain, yung mga buko at bibili tayong buko. So yun na mga kasama, yung new normal ngayon, yung bike. Marami pong bumibili ngayon ng nagpapaayos ng bike. Kaya dito mga kasama, bagsakan dito mga sticker, mga pyesa. Ayan o. Pero masama yun, no? Ang dami nila, oh. At yun ang new normal ngayon, mode of transportation. May mga tinda. Hanggang dun po yan. Hanggang alas 10 lang po yata yung maximum nito. Love comes in.
morning. Te, yun, nakita ko si ate sa mga vendor. Ayun, maybe mag-inquire. Te, nung nag-new normal ba, lumakas yung bentahan? Thank you po. Mas lumakas ngayon. Kasi mas maraming bumibili ng bike. Pero, para. Supply and demand, eh, no? Baga, yun yung end demand. Oh. Thank you, te. Salamat. So, yun, lumakas daw po yung bentahan. Ito yung mga binibenta ni ate. Eh, may pangputol na po. Pauwi na sir. Ingat po, ride safe, ride safe. Dahil nga sa new normal, yan na yung trending ngayon na negosyo pag pagbebenta po ng mga bike. So masama, mukhang tuloy-tuloy na to. Matatagalan pa ulit makabalik yung mga pang-online mode of transportation, lalo na yung jeep na kailangan kasi punuan. Kaya yan po, kailangan matuto muna yung mga, lalo na yung mga nagkatrabaho, na gumawa ng paraan para po makapagbiyahe at makalabas para mamasukan. Eh po, yung iba kumukuha ng motor, kumukuha ng bike. Masama, kagandahan naman po pag nagbabike is bukod na sa libre sa gasolina, is healthy ka pa maasama, healthy ang pagbabike. Ang maganda po mangyari maasama is mapagtuunan po ng gobyerno pa, lalo na yung pagpo-provide ng bike lane sa ating mga kapadyak. So yung maasama, ito na nga yung bike changgihan dito sa Manila Bay. At yun nga po, sana papagtuunan pa ng gobyerno, lokal at national, isang pagpo-provide ng bike lane sa ating mga kapadyak. At dahil nga po para safe sila, lalo na sa mga main road. Kasi nga po yung iba sinasabi na pipinahan o ginigit-git. So para po safe sila, sana po lahat po ng mga syudad, lalo na yung mga sa NCR, isa makapag-provide na po ng mga bike lanes. Alam ko naman po sa ibang lugar is nakakapag-provide na, parang sa Pasig po yata, sa Ortigas, along isa, may dedicated, tsaka Marikina, may dedicated na silang bike lane. So sana po sumunod pa yung mga iba pang lungsod para po sa mga bikers natin. Malaking bagay po to, maraming bansa na rin na nagbabike lang. Katulad nga sa Netherlands, isa mga example na nagbabike lang kadalasan. Siguro sa ibang lugar sa China, nagbabike lang din. So masama, malaking bagay, mga bikers, healthy na, nakatipid ka pa, masama. At nagawa mo pa yung social distancing. So masama, kung nagustuhan niyo po itong video, inaanya ako po kayo mag-like, comment, and subscribe. Hit the notification bell para dito po kayo bago naman tayong video. So masama, ingat po palagi at keep safe po. God bless po and see you po sa next vlog update.